tell you later. Jelly, welcome to the program. Hi, boy. Hello. Marami salamat. Is this your first time? No. Second or third? Second or third. Mm. Hindi, pangatlo, to be exact. Ah, yes. Kasi dahil sa ano, oo. Yes. Tama. Oo. Pero ang saya ng usapan na ito dahil, kailan ko napanood, I just saw the trailer of your movie. Ganda. Thank you. Thank ganda. You. Pero bago natin pag-usapan yan, tuwing dumadating ka dito, ang pinag-uusapan sa loob ng dressing room, bakit ka hindi tumatanda? Yes. Totoo yun. Everybody asks that question. Maraming salamat. I think it's more of course, I take care of myself. It really but how does do you take help. Care of yourself? We take care of ourselves. Siyempre yung exercise. Nagtampo talaga. We take care of ourselves. Exercise tsaka yung take care of your skin, yung mga ganyan. Paano? How do you take care of your skin? Epekto ba ito ng K-pop? Oo. Sa totoo meron. Lang. Meron? Kasi yung ginagamit ko skincare, may Korean skincare. Pati yun, ha? Oo. Oo, ay ako. At okay, saka parang more than makeup, parang I put more SS, parang more important sa skincare. Okay. Kasi parang if your skin is okay, then you don't need to hide it with makeup so much, di ba? That's true. So pag naglagay ka ng makeup, mas pa. Okay. Pero a lot of this also ay galing sa masaya ka eh. Alam mo, I truly believe that if you feel good, you look good eh. Parang that's you, true. Parang lalabas siya, you will exude that aura if you're really happy. No, no. Uh-huh. More than happy, I think it's more joyful. If you're if you're joyful, if you have joy in your heart, then you'll really exude radiate. That. You'll radiate that. I diba? Guess parang ganun na nga. Oh, pero meron ding isang bagay. Sinasabi nila sa akin that hindi ka masyado nag-i-expose sa araw. Yes. Totoo. Parang takot ako sa araw. Kinumbada ako kasi talaga binilad ko sarili ko sa araw. Uh-huh. Only to realize that eventually parang it really isn't good for your skin, especially when you're not that young. Pagbata anymore, ka pa, Kerry, basta't may sunblock. But now that I'm older, parang really, kahit na mag-sunblock ka, parang konting iwas lang. Kasi part of looking good is my responsibility as an actress as well eh. Tama. Your face, your body, I mean, not only Jelly, but ang mga artista ho kasi, tool to a certain point, ang katawan, ang mukha, di ba? Bilang isang artista. I'd like to show you a photo. Can we have that? Do we have that photo? Gusto ko talaga malaman kung ano ito, anong ginawa ni Ariel. Ano ba itong litratong ito? Ganyan ang itsura ko sa gym. Totoo? Yes, kasi sa gym namin, puro salamin. That's all salamin. Gym sa bahay? Hindi, gym sa gym. Okay, sa gym. Namin. All right, okay. So, puro salamin yan. So, ngayon, pag tumatakbo ako, in the morning, andiyan ang sunlight, direkta sa akin. Ooh. Kung hindi naman sa pag, hindi sa, well, of course, medyo ayoko din umitim. Pero, more than that, ayokong yung magkaroon ng freckles, ng sunspots, right. Because hindi na ako bagets. Kung okay. Bagets ako, uso yung mga freckles-freckles, cute yun, oh, di ba? Pero sa age kong 45, may mga freckles-freckles, ibig sabihin, matanda ka na. 45 ka na? Oo. Hindi kita binubola, ha? Parang 30. Salamat. 20. No, no, really. I think it's more the how no, I think it's a combination of both. You take yes. care of your skin, you take care of yourself, and you take care of what is inside. Which is actually the most important. Add-ons na lang yung mga ibang yan. Kasi feeling ko kahit na paganda ako ng paganda, kung ang dami-dami kong iniisip at nasa stress tama. Ako, hindi pa rin naman ako... But how do you do that, Shelly? I mean, hindi naman maiiwasan na ang dami nating problema, hindi maiiwasan na marami tayong pinagdadaanan. How do you manage challenges? Well, maliban sa maraming dasal, maraming novena, totoo, oo. It helps to be with someone, a partner in life na who really compliments me as a person. Bali parang, he's my other half. He doesn't actually complete me, but he enhances who I am. I understand. So I guess that's why it helps a lot. Tapos I'm happy that because I have my kids, and then, you know, my sister, my dad, my family, parang... At the end of the day, I can have all that accolades or whatever, or papuri. Pero at the end of the day, sino bang kasama mo yung pamilya mo, diba? So, okay. You. Having that as my anchor, I think that's what keeps me grounded. That's true. Pareho tayo. Madaldal tayo, madaldal ka, Ariel tahimik. Ganun pa rin sa bahay?
hindi naman masyadong tahimik Alam ko naman. Pero the impression that he's really quiet. Yes. Because Ariel can be quiet. Pag dinedma ka ni Ariel, idededma ka talaga. Ay, talaga. Alam mo naman yun. Diba? Bumagyo, umulan. Lumuha ka ng dugo. Wala. I mean, he can be so deliberate. Yes. Diba? Yes. Pero how do you create that balance? Because I know naman Ariel is not also super quiet. I mean, you know, he says what he thinks. Yes, exactly. I guess it's tumatahimik ka? Oo. Mas, diba? Pag siguro parang madadalang ako at ano mo, pero pag si Ariel na nagsalita, tama. Wala na. Shut up na ako. Ngayon ba sa inyong relasyon, how long have you been together? Married 21, together 26. Sinong seloso? Seloso? Ako. Ikaw? Oo. Paano ka magselos? Sa ganda mong yan, ha? Nagseselos lang ako, pero in deep inside lang. Deep inside lang. Hindi ko even verbalize unless unless kailangan na niyang malaman na oy, over ka na. May mga pagkakataon. Mm-mm. Talaga? Mm-mm. Ano yung huli na sinabi mo talaga, "Hoy, OA ka na." OA ka na. Matagal na matagal. Matagal na. Oo. Kasi parang feeling ko parang sa tagal namin parang hindi na umaabot sa puntong OA ka na. Tayo ka nga. Tingnan niyo naman 'to. Tingnan niyo. Hindi ka ba naman magagalit nung nagsabog ang Panginoon ng kagandahan at kabataan nasa front row itong babaeng ito? Salamat. Nakakairita ka actually. Kanina pinag-tijismisan kanila. Parang hindi naman kita manager na. Hindi. Pero I'm so proud that, my God, I mean, you know, di ba? Look at her. Malapit ako mag-model. Pwede. Okay, let's talk about my apos. Yes, my boys. My Joaquin, baby boys. 20 na. Julio is 18. Yes. Kumusta? Kumusta yung mga bata? They're doing well. Thriving. Sinabi ko to, mga kaibigan, mga kapamilya, on record, ang unang tumawag ho sa akin ng lolo ay ang dalawang anak ni Jelly. Talaga nga? Totoo. Talaga nga. Di ba nag-negotiate pa ho kay Ariel? I don't know if you know this. Sabi mo sa mga bata, huwag lolo, tito lolo na lang. Ayaw pumayag. Until I started to enjoy that. Diba? Yeah, until I started to enjoy there it. There is a prestige and respect and enjoyment that comes with being a lolo because you have no responsibility whatsoever in bringing them up properly. Not only that, but it also is a very special relationship. Yes. It's a very, very special relationship. Nung una, parang, tumatanda naman ako. Pero after a while, I started to enjoy it. Diba? Oh, I started to enjoy it. How are they? They're fine. They're thriving there in Canada. I like the word thriving. Thriving as individuals. Not just living, diba? Thriving. Oh. And, you know, developing, maturing, learning to be independent and more responsible. Joaquin is taking up aviation. That's right. And then Julio. Tayo ng, piloto. Yes. Okay. And then Julio is taking may up aviation piloto, diba? Yeah. Makakalibre atar si mami ng flight. Oh. Doon ako excited. At may extend yan sa amin. Yeah, and diba? Then, and then, Julio. Julio is taking up kinesiology. What does it mean? Siguro if I say kinetics, something to do with kinetics, medyo maiintindihan. It's part of the science of the movement of the body. Alright. Anything to do with the body, parang if ever when he does finish, parang he can be like a sports therapist. Correct. Or he can proceed to medicine. To medicine. Nasa sa kanya na yun. They're doing okay. Doing okay. Kaya mo na bang harapin ang katotohanan? Tanong ko rin to sa sarili ko na magkaka-girlfriend itong mga batang ito. They're dating na eh. Oh! Last time na pumunta ako, wala pa eh. Meron na eh. Meron, pareho. Pareho. They Have just you met started. Them? The girls? No, not yet. Not yet. Yeah, I met one. Ay, na-meet ko ba siya? Na-meet ko ata. Kumusta? Kumusta? Kasi na-meet ko siya, hindi pa sila ata sila eh. Kumusta? Ito, Joaquin. Si Huli. Pareho sila. Pareho? Pareho. Paano? Paano yung meeting? Yung isa kasi parang nung na-meet ko siya, parang kaibigan lang eh. So, okay. So, wala pa. Oo, ata. Wala pang kilatis ng nanay. Oo, wala pang hindi kinalatis eh. Hindi. Walang okay. Ganon. Si Joaki, I've never met her. She's not Filipino. Pero mukhang okay naman kasi syempre parang, send us pictures para makita naman namin. Uh-huh. Okay naman, looks okay naman. May mga times ba, kayo ni Ariel, na nalulungkot? Dahil wala na ang mga bata. I mean, Jesus Mariosep, every single day.
anong tawag doon? Empty nest. Empty nesters nga daw kami, diba? Sabi. Yung parang hinahanap. But also, that gives you an opportunity to be together, kay Ariel. And diba? It's brought us closer, I think. It really has. And also, that gives you a chance to do conversations about so many things. Diba? Yeah, kayo lang dalawa. At saka parang yung level of closeness namin before, I guess parang stages yan when you get married. When you're in a relationship, yung mag-boyfriend-girlfriend, right. And then fiancé, and then honeymoon stage, and then there's the young parents stage, and then the middle school, yung mga bata, yung mga laki, and everything. Tapos now, empty nesters. Yeah. So parang we're in that stage right now, and it's still a joy. That's why importante po talaga piliin natin ang ating magiging asawa. Kasi matatapos din naman ang pag-aaral ng mga anak natin, and after that, what? You still end up with your husband, right? That's true. Sa dalawang bata, sino ang mas karinyoso? Parehong-pareho in different ways. Uh-huh. But basically, they're both malaming. You know, si Wakit, si Julio, when we're on the bed, numayaka pa sila. And mind you, even kay Ariela, they'll lie down, just hug their dad and watch TV while hugging each other. May ganun pa rin. Si Julio, eto lang, nung Pasko, nakatulog siya sa dito ko. Uh-oh. We were just watching TV and he fell asleep. Yung mga stuff like that. Like, now, with Ariel naman kasi, he's very emotional. Ariel is a very emotional person. Yes, he is. He is a father. He is a friend. Mm-hmm. Tahimik, hindi makikialam pag hindi sa kasali. Pero pag kasali, sobrang kasali, di ba? He's there 110%. 190%, even if you don't see him. Well, I'm just so glad that the kids are doing very well. You know, he always says that about you. You know, he said that we don't see each other all the time. Pero if something happens or whatever, he's, kahit wala nang kailangan sabihin, he'll be like there for you all the way. He just said that like the other day. No, he also knows this. We may not see each other every day or often. But I am so present in his life. Yes, you are. Yes, you are. I am so present in his life. Ito yung tao na kahit gusto niya o hindi, wala siyang choice. Wala siyang choice. Kayong dalawa. Hindi talaga. Wala. It's relationship that will go beyond this lifetime. Yes, and it's not something that you need to talk about diba? It's just there. It's there, diba? And it's heartwarming. But anyway, merong mga nagsabi sa akin kanina bago mag-umpisa ang pag-uusap na ito na si Ariel daw, itong Rivera, ay may kinalulukuhang leading lady ng isang serye. So nice ko lamang malaman kung naaway mo na ba ito, napagsabihan mo na ba ito, sino ba ang mapangahas na babaeng ito? Pangalawa, napanood ko, Jelly, ang trailer ng Pangsamantagal. It's lovely, it's funny. I love the trailer and I'm sure I'm gonna love the movie. Pero doon sa pelikula, may parati kang dalawang beses nga sa trailer sinabi mo, gaano ba kalaki ang... Natanong ka na ba kung gaano kalaki ang... kung ilalarawan mo sa iyong bibig, paano mo ilalarawan? Nasa trailer yan. Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. So, ando doon ka every weekend? No. 6 months, 2 weekends, every month for 6 months. Kami nagbabalik po dito sa TWBA. Kasama pa rin po si Jelly. Marami ho kaming pinagkukwentuhan. Pero you know, a lot of people are talking now. I mean, I know some fans are requesting for a remake of Gagay. Talaga? Prinsesa ng Brownout. Tama ba? Oo, title. Prinsesa okay. ng Brownout. And they are saying, bagay na bagay kay Maymay. At alam ko nagkasama na kayo ni Maymay. Yes. What is your take on this? I think so. I think... Cute, no? If ever i-revive nila or gagawin nila, it would be great if Maymay would play it because I think right now, she would play it best. That's right. When you remember Gagay, anong pumapasok sa isipan? Uling. Uling, brown out. Uh-huh. Kasi kaya naman ginawa yung movie na yan. Kasi nung panahon na yun, di ba remember nagkaroon tayo ng time na every from 2 p.m. Hanggang... to 6 p.m. or something, brown out. Kaya ginawa yung pelikulang yan. Kasi nga uso nung panahon na yun, yung brown out.
Kaya siya naging prinsesa ng brown Kaya naalala talaga ng mga tao dahil lahat ng paghihirap nila sa mga panahon na yon. Usapan natin itong pansamantagal. Ano bang ibig sabihin ng pansamantagal? Is that a word? Well, it's like it's coined, like colloquial term. Pansamantala sa katagal. Yes, kasi parang yung mga bagay-bagay na iniisip mong pansamantala mo lang gagawin o pagdadaanan through sometimes your own fault or without your control, tumatagal. Kaya yung pansamantalang dapat single ka, tumagal. Okay. Kasi hindi ka nakahanap ng true love. Yung mga ganon. Okay, so ano bang kwento nito? I mean, without having to reveal too much. What is pansamantagal? Let's just focus on my character. Si Agnes goes to a resort. Pupunta siya sa malayo na lugar para mag-isip-isip because she's a mistress. Okay. So ngayon, syempre alam naman niyang mali ang ginagawa niya. In the hopes na makapag-desisyon siya talaga na mahiwalayan yung lalaking kinakasama niya or boyfriend niya. So gusto niya makipaghiwalay. Gusto niya makipaghiwalay. So she wants to spend time alone. To think and everything. Tingnan natin kung nakapag-isip ba siya talaga. Okay. Kasi pagdating niya sa kanyang pag-iisipan, na like usually mga resort, yung mga ganyan, mamimit niya itong character ni Bayani. Na napakagwapo, no? Doon mangyayari ang mga dapat mangyari at hindi dapat ganda. Mangyari. Alam mo, trailer pa namang busog na busog. Kana. You know, in one of the guestings of Bayani, ito na may hindi ko alam, may bed scene daw kayo. Apparently, ewan ko. Surprise! Malaking surprise yun. Pero ang ganda nung batuhan ng mga linya. Yun, ang ganda ng mga ginawang dialogue ni Direct Joven. And you know, when Joven Tan po ang director. Joven Tan. Okay. And then while we were there, of course, alam mo naman si Bayani, ang dami niyang dinagdag. Mabuti na nga lang walang dabi kasi mahihirapan siya sa lahat ng mga in-adlib niya. Okay. At ang sarap kasi pwede siyang mag-adlib sa sasakyan ko, tapos pwede ako mag-adlib sa sasakyan niya. Ang saya, ang saya. At saka nakikita at nararamdaman sa trailer na masaya. Masaya siya. It's a feel-good movie na kahit tatawa ka ng tawa na alam namin may mga sinabi kaming mga kakaloka, feeling ko may matututunan, may mapupulot. Tama. May mapupulot yung mga tao. And I think you will be able to identify with certain characters and with certain things that they're going through. Oo, yun ang takeaway. May yun baon kami pagkatapos namin mapanood ang pelikula. Meron, may baon pagkatapos. Meron talaga. Okay, dalawang beses dun sa trailer, napag-usapan yung gaano ba kalaki yung ano? Were you comfortable? In the beginning, I was like, okay, we're gonna do this. I had to commit it. When right. I read the script, sabi ko, kaya ko kaya to. But I've never done anything like that. Kaya nung pinadala ni Direct Joven, sinabi sa akin ni Weng, oh, ito, may ganito. Check mo lang ha, kung gusto mo. Feeling ko nga parang ano si Weng na parang, I don't know if you're gonna take this. Alam mo si Joven nasa kasi Rowena, magkaklase ng college. Exactly. Small world, no? Tapos nung nabasa ko, sabi ko, I've never done something like this. Parang pwede excited. Na eh. Pwede na. Excited. Okay. Kasi ako, nabasa ko rin ng script, actually. Oh. I read that script. At nung dinadaanan ko yung mga linyang yun, sabi ko, sasabihin kayo sa DJ. Diyos ko, Lord. Apparently, nasabi ko. Nasabi mo. At napakaganda ng pagkasabi. At nakakatuwa ho talaga ang batuhan dito. That particular scene you have with DJ Chacha. Which one? Which one? Marami yun, ha? Ayun, oh. Oo nga. Actually, alam mo, wala sa script yun. Ah, wala yan? I think wala sa script. I think si DJ Chacha naglagay nun. I think, ah. That's a magic sometimes of filmmaking. Yes. No? May mga bagay na talaga nangyayari habang nagsushooting. Tapos bigla na lang. Tapos parang si, ano din, si Bayani, yung iba na sa trailer, siya rin yun. Kayo, ikaw, when you are with your girlfriends, I don't know what girls talk about among themselves. But do you girls talk about, gaano ba ka, do you compare notes? No, really, I don't know. I mean, do you depende actually, kung sino kausap. Oo nga, you're super close. Do you actually ask each other, gaano kalaki ang ano ni ganito? Yes! Oo. Yes! Do? You do? Yes! Talaga? Pero depende kung sino yung kausap ko, ha? Yung pwedeng kausapin. So you talk about it. Yeah. And then, this kwentuhan. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na, kaano kalaki siya sa pamamagitan ng bibig mo? wala. Hindi ko naman nagawa yung ganun ka, ano, kadetalyado. Sa akin, parang sapat na malaman. Pero ito yan eh, nangyari, I think I really asked that because there was a rumor. And then I asked my friend. There was a rumor na sobrang laki o sobrang liit. Baka mamaya, may isip.
Alright. Basta there's a rumor. May mga usap-usapan. May mga rumor nun. So tinanong ko sila, eto ba talagang ano, kailangan na magkaliwanagan tayo. Baka naman kaya nagka-problema kasi ganito. Kaya na itanong mo. Kaya ni Janice, kaya niyo pag-usapan? Naman. Si Janice, pero alam mo, si Janice sasabihin, ay nako, nakalimutan. Ito, tinanong ko siya, ay nako, nakalimutan ko na. Echocera. She's Echocera. Nakalimutan na daw niya, Asus. Gaano ka laki si, ay, I forgot na. May mga ganun. That's a nice excuse. Pwede na yan, pwede na excuse. So girls, some girls actually talk about it. Some girls actually talk about it. Not just, you know, no, ito naman, this is a mature question. Does size matter? I think it helps a lot. Papatayin ako ng anak ko pag napanood ito. It helps. Alam mo. But it's better if it's used well. Gabi naman natong show mo, no? Diyos ko, Lord. Mga Diyos, anak, okay, Diyos don't Lord. Watch na lang. Ako naman, Waki, Julio, patawarin nyo. Ariel, umalis ka muna dyan. Anyway, it helps, but it has to be used well. That's a wonderful answer, di ba? So now I discover that, today I just discovered that, yeah, girls talk about it. And yes. Rightly so. And if they say they don't, they're lying. Yeah. Diba? So, but you're not, it does not begin and end with size. Diba? No, not at all. And it is only asked or talked about when there's alcohol involved. Kasi pag wala namang alcohol, parang hindi mo naman maiisip yung mga, mga babae, kasi hindi naman nila naiisip yung mga ganyan. Pero pag may alcohol na, tapos gabi na, tapos naubusan na kayo, ayan na. No, it's like it takes a certain relationship. Yes. You know, among friends. Yeah, diba? Because I can't just open that up with anybody. Hindi pwede. Not even if we're close. It has to be extra close. Correct. At saka, konteksto, importante. Correct. Yeah, correct. Katulad na ibaw, may napapag-usapan. Tapos, once and for all nga, i-clarify mo na. I-clarify na yun, ganon. Ganon yun. When is the movie showing? Excited. I'm really, really excited. I'm super excited as well. Ipapalabas na po kami sa March 20. At sana po manood niyo kayo lahat. Hindi lang kayo matuwa sa aming trailer. Okay. Nakakatuwa ang aming trailer, pero mas nakakatuwa ang aming pelikula. It is really worth going out and spending a little bit. That's right. To enjoy yourselves. In theaters around the country, mga kaibigan, starting March 20, this is directed by Joven Tan. And then this is produced by? Horseshoe. Yeah, which is, sila doon din, reality. Yes, yes. Sana'y tangkilikin po natin. Napakaganda. You know, the trailer, if you watch the trailer, which gives us an idea of what the film is. Ayan. Ibang klase din ito. Tapos meron pa siyang dito. Natatawa ako din sa kanyang goatee dito. Ay, Diyos ko, Lord. Kung alam nilang yung mga ginawa niya, pag napanood niyo, my goodness, may isang eksena doon, Diyos ko, Lord. Oo, ang sarap mag-relax. Ang sarap tumawa. Yes. Lalo na sa mga panahong ito. Okay, punta na natin yung ating katanungan. Si Ariel daw ay may kinahuhumalingan na isang artista na lead actress ng isang teleserye. What is the story? Sino ba yon muna? I-mention na natin. Okay, si Ariel kasi, nanonood kasi ako lagi ng Korean novela. There was one time I was watching this Korean novela, kararating lang niya. Usually, kung sino nauna sa TV, yun ang may hawak ng remote, siya masusunod, di ba? Tapos pag natapos yon, kapag gusto mong i-relinquish ang corona, ibibigay mo na ang remote. So noong mga panahon na yun, tinatapos ko lang yung episode. Siguro napansin niya parang nagandahan siya dun sa babae. Tinuloy-tuloy niyang panoorin. Hanggang sasabi ko, honey, pwede ka nang ano. No, it's okay, you can watch. Hanggang sa nakadalawang episode pa ako, hanggang sa the next day, tinext ako, ano nga ba yung pinapanood mo kahapon? Tapos pinanood na rin niya. At ang title po nito ay Something in the Rain. At ang babaeng ito ay si Son Ye-jin. Okay. So, nagustuhan yun niya. Natripan niya. Yung pala yun. Ngayon alam ko na, Ariel. Oo. Paano nag-umpisa itong iyong love affair with Korean movies, Korean telemovies, teleseries? I've always been interested, especially when they started airing on TV. Sinong nauna? Ikaw si Janice? Ako. Ah, ikaw. And then si Candy, my friend, si Candy Pangilinan. Yeah. She said, try mo nga panoodin ito. Sabi ko, ano ba yan? Coffee Prince. Can you just try? Just watch it.
And I'm like, okay, fine. Kasi interesado naman ako. Hindi lang ako nag-aabala. So binigyan niya ako ng DVD to watch. And then, from then on, this was around mga 2008. Oh my God. Sabi niya, oh, sige na, manood ka na. Then nanood na ako. Wala na. From then on, my life was never the same. Again. And my husband's life was never the same. How far have you gone as a fangirl? I've been to Korea, I've watched their shows. As in, talaga nanonood ka? Well, hindi ako pumupunta ng Korea para manood ng show nila kasi hindi naman umuubra. Pero yung mga shows nila dito, whenever they have shows here, you don't miss. Well, my favorites. Noong una, everybody, pinapatulan ko. Pero ngayon, parang nagiging mas choosy na ako kasi marami nang dumarating, nakakahiya naman sa asawa ko. Correct. Nahani, pupunta na naman. Baka naman sabi niya sa akin, doon ko na kaya tumira. Diba? Baka mabuisit na sa akin, diba? So, pag may dumarating, pinipili ko naman kung sino. Pero ganun ang nangyayari. Hanggang sa natutuwa na ako pati sa skin nila, tapos pati sa food. It really is fascinating. And the way they really make you curious about their culture, right, their food, and the way they live is really based on all these dramas. At napakaganda ng epekto sa'yo. Ibig sabihin, ang galing nilang magkwento. Correct. Ang galing nilang magkwento. Talagang pinlano nila na i-entice ka. Totoo. Diba? Totoo. At saka ako nanonotice ko, napaka-global ng K-pop. Yes. Halimbawa sa music, sa television. I think it's intentional too. It's intentional, pero hindi nila iniiwan yung bahagi ng kanilang kultura. Correct. Meron at meron. And that's why they will never lose their identity. No, di ba? Kahit sa narrative, sa pagkukwento nila, sa mga damit, hindi mo pwedeng... Hindi sila gumagaya. No, hindi. They are unique and that's why they are interesting. Kaya kinakagat din sila ng mundo eh. Exactly. Parang diba? Take us as we are. Right. Let's do a K-fangirl test. Okay. Tingnan nga natin. Natatakot ako. Baka mag-fail ako dyan. Okay. Jelly, napupuyat sa kakapanood ng K-drama. Yes or no? Yes. Oh my God. Okay. Nanonood ng K-drama kahit naglalakad? Yes. Paano yun? Di ganyan. May earphone. Pag minsan talaga nakakahiya nga ako Pinagtatawanan ako ni Janice at Carmina. Kasi papasok pa lang ako ng dressing room. Dala-dala ko yung actually at that time, DVD player pa yon. Dala-dala kong ganun bago ko nilalapat. Tapos pinagtatawanan nila ako, pero eventually, sila din. Okay. Merong OTP or one true pairing? Yes. That's what they call love teams. Yes. Parang in a soap, parang may favorite kang love team. Sino ang iyo? Siguro yung song couple, yung sa Descendants of the Sun. Yeah. Oh, wow. Gumagastos ng malaking halaga ng pera sa pagbili ng K-pop merchandise at skincare products. Yes or no? Guilty. Yeah, guilty. Your biggest K-pop splurge so far? Not K-pop. More like skincare. Talaga? Yes. Oh, doon kang gumagastos talaga. Pero they have some of the best, no? Yes. And, they have some of the best. Ano yung mga snail ito, di ba? Yes, pero hindi masyado ako sa snail Saan ka hiyang? There's a certain brand that I buy. Okay. And then that's fabulous. Pati mga anak ko, yung skincare nila, doon din galing. Nakapatent. Pati nga si Ariel Nahawa ko siya Okay. Ini-stalk araw-araw ang kanyang mga, how do you say this, bias? Yes. Bias means yung favorite mo sa isang group. Parang, okay. If there is a group, halimbawa, walo sila, yung paborito mo, ang tawag mo sa kanya, siya yung bias mo. Oh my God. Uh-huh. Okay. So, sumasali sa K-pop at K-drama fan groups. I'm sorry? Sumasali sa K-pop at K-drama fan groups. Ay, sumasali ka? Hindi naman. Nakikiin lang ako, sinasabi ako na parang, VIP din ako or something. Kasi VIP ang tawag dun sa favorite K-pop group ko. Ah, okay. So, nakikiin lang ako sa kanya. Pero hindi naman ako member pa. Ano ba ang paborito mo talaga? Yung dramas, and of course, yung sa mga singing groups? Big Bang. Big Bang. Kumusta sila? Mabuti kaya lang most of their members are in the military right now. Now, so yung look nila Diba, ang angas nila. Angas, and their music is, I think, legit because they do their own songs Yes. Ako naman yung Brave.
yung fashion sense. Yes. Isang beses nag-pictorial yan, lahat torn jeans. At pag sinabi ko torn jeans, yun talagang punit. Oo, kulang na lang, diba? Diba? Nagpantalon pa kayo, pwede naman nag-brief na lang lahat, kayo. Oo. Pero lahat ang gaganda ng puting... Yes. Kasang bango lang. Kahit na gunagulanit, ano? Ganda. Bakit ganda? May look talaga sila. And they're very, very edgy. Sino ang iyong bias sa... Sa Big Bang? Big Bang. Si G-Dragon. Oh. Kasi he's the most... stylish, yeah. And I think that that's he writes their songs. He's the right. He is Big Bang. Yes. Huwag ko kayo magagalit doon sa mga fans ng iba. Type ko rin naman si Taeyang. At saka si Top. Ah, lahat na sila. Lahat na. Paano ba yun? Nagpabalik-balik sa South Korea para ma-meet ang kanyang idols. Nagpabalik-balik ka ba at one point? Yes, pero not to meet them kasi alam ko namang mahirap mangyari yun. Uh-oh. Dito ko na lang sila minimeet. Kasi paano? Dito parang mas may connections. Talaga? Naghahanap pa talaga ng connection para lang ma-meet sila? Oo. Boy, huwag kang mag-alala. Pag meron kang connection, tatawagan din alam kita. Alam ko. Mangyayari at mangyayari yan. Pero yeah, we try to go back but because maybe we really enjoy also going to Korea. It's part of the joyful life. Yeah. Diba, na-influensyahan ang buong pamilya niya sa pagiging K-pop. Well, obviously, my sister is now into that, so medyo. Oh. And working on the other members of the family. Well, your score is 7 out of 8. Tama tayo. Congratulations. You are a K, you're a K-pop. How do you say that? Fan, I'm sorry? K-fan girl. Yeah. Kakatuwa naman. A fan girl, yeah. Oh, who is not a fan boy? Well, ikaw boy. Ikaw ba, are you familiar with the... I have met a couple of them. Diba? Nakakainis ka nga eh. Na-meet mo si Rain, diba? Parang bakit hindi mo ako na-inform na mag-meet kayo ni Rain? Alam mo, plaplanuhin pa natin yan para makapasok tayo doon sa circle. So boy, pangarap ko talaga makagawa ng ano, ng K-movie. Say it and it happens. Yes, that's my dream. Ultimate dream, that's my goal. Diba? That's my goal. It will happen. Just to be keep able, on talking about it. Yeah, it will happen. Pero grabe sila doon. Magbantay ng kanilang mga artista, the training. Actually, it's different, no? Ibang level. Iba talaga. Uh-oh. We have so much to learn also from them. Actually, it's all professionalized, especially pag I'm sure hindi naman yun puputuloy nyo na to, no? Pero iba talaga yung level nila ng professionalism. Iba talaga. Pag nilagyan nila yung bulaklak na yan sa storya, ibig sabihin may gagawin yung bulaklak na yan. Ang dami. May ibig sabihin lahat, ganun. Ibang klase. But we have so much to learn. Pero ang dinig ko rin, iba rin ang tingin nila sa Pinoy, ha? Anong tingin nila sa Pinoy? Parang, But they're very serious, ha, when they work. Tayo kasi we like to be happy while we work, eh. Sila measured, kahit sa labas ng kanilang mga opisina, sinong maghahatid, lahat focused, pero they're into details. Very. Doon naman tayo kulang minsan, di ba? Oo, correct. Pero ang following talaga nila sa Asia, grabe. You know, I told this story dito sa TWBA. One time, I was in a store in Hong Kong. Mm. Nilapitan ako. Mm. Sabi niya, excuse me, are you a boy? Wow. Kilala ako. Sabi ko, yes, I am. No, I'm a big fan of Sandara. Si Dara. Yes. Sabi ko, really? You just did an interview with her? Sabi ko, yeah, just a couple of days ago. Talagang... Kasi they watch on YouTube or whatever. YouTube. They watch doon it. Sila na nanonood na parang, mm-hmm. Akala ko pa namang kilala ako. Diba? Siyempre, nag-illusion na ako. Pero kilala ka na. No, oh. Because, you know, ganun ka-passionate sila. Mm. Yung mga sumusubaybay ika nga. Yung mga fans ng K-pop. Once again, invite everybody to the movie. Please watch the movie. Sa lahat na nanonood, sana po panoodin niyo po Pansamantagal. This is really a fun movie to watch. Hindi lang po kayo tatawa. Of course, kahit papaano, may kurot din sa puso. At saka, syempre, may iuwi rin kayong aral. So, sana po ang Pansamantagal ay panoorin niyo. Simula na po yan sa March 20 with Bayani at Bayani and DJ Chacha, directed by Joe Ventan. Kami lahat dito sa TWBA ay manonood. Pangsamantagal. Yeah, may block screening. I'll sponsor a block screening for Pangsamantagal para ma-enjoy namin ang pelikulang ito. Congratulations. Tuntuwa yung ating taga-reality entertainment. Ginagawa namin yan dito. Voice of La Carmela de Baraka, Dr. Steve Marcan, Jeffrey Vainang of Astoria Plaza, Susan Copiugo, Joanne de Las Peñas, IMG, MB Life, Mario Therese of Move On, sa inyong tulong sa amin sa Make It On A Proud Foundation mula sa aking puso. Maraming salamat.
Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night. There, what I usually do is... Tonight with